With his clod. Pero let's see, ah, for smart mga ganis, kung lumiko sila onto a digi, actually, it's a great thing for them, pero vulnerable for attacks nga lang yun. Pero ngayon, smart Omega Nias Guinevere. Flex pa rin eh. Di pa rin tayo sure eh. I remember, si Dokmen parang nag-Guinevere din eh. Oo, pero ginamit na siya ni Andori. Pero tama kay, pwedeng kay Dokmen to eh. Pwede pa rin lumiko dito si Andorio ah. Kusin. Ako, ramdam na ramdam ko. Ay, utility na, utility na. Ay, hindi. Maaring hero na to ni Andorio because of the Fredrin pick. Tama. Kaya makipagsabayan sa kunatan. May panginginap with spatial migration, pero... O, sige. Ingan! Sige, sige, sige. Tinanggal niyo yung carry. Tinanggal niyo yung mga pwede kong gamitin. Kahit yung Freya. Tara, mag-Roger tayo. Roger Goldlane on to Makaru. Gusto ko lang banggitin, sa Indo nakita ko na to, napagana. Napagana. Tignan natin kung gagana na nga ba dito. For me na ng Archives, pero Smart Omega Nios! Andorio Barats! Segway, grabe! Dumagdag na siya ano? Dumagdag na sa unique heroes use ni Andorio. Nag-Barats na siya ngayon. At si Dan, nalimutan natin, Benedetta rin nga pala, ginagamit niya. Oh, tas na-confirm mo na nga, ginagamit nga din talaga ni Dokmen etong si Guinevere. Okay. Medyo mind-blowing yung draft ngayon for Binana Archives at Smart Omega Nios Ingan. Pero mas mind-blowing yung Roger pick. Oo, kasi tignan natin, so far, yung win rate ng Roger dito ah, sa atin sa MDL. Sa MDL, oo. As a gold, is currently zero pa, zero pa. So if ever na manalo dito, ang Binana Archives with the Roger gold, it's going to be the first time palang Ingan. First time. Pero tingnan natin. Teka, nakita mo ba kung sino kay na kanina si Roger? Kay Makaru ba? O kay, yes, Makaru. Makaru, okay. Akala ko mag-utility ulit si Makaru. Pero here we are, match point for Smart Omega Nios kontra Minana Archives. Literal na ang daming bagong nilabas ngayon. Andorio, dumagdag na naman ang kanyang unique heroes used with this Barats. But then again, nandito din naman yung Roger na hindi pa natin sure kung magiging effective sa kamay ni Makaru Athena. At ito, nagre-reflect na yung kanina na analyze na ni Auntie Anara that when it comes to the buffs din naman kasi, di ba, it's a teamwork, it's a team effort. Kapag ka, assassin yung jungler mo, kailangan nyo talaga ingatan. Pero, with that said, dahil nag-adjust nga, ito, utility role, si Kozen, si Neza naman ngayon pa rin ang makukuha sa first blood ni Smart Omega Nios, their second first blood of the day. Ang aga nun. Sumisilip lang naman si Neza, titignan lang na eh. Gusto ko lang sabihin na same spot kanina na first blood ng game 1. Nila nakuha. Sino nakakuha ba? Si Okir. So, na kanina naman. Si Dan eh. Si Dan kanina. Ngayon si Okir. Pero still, nandun pa rin yung spot na yon. Nandun pa rin sa spot na yon. Hindi ako sure. Si Neza din ba? Si Neza din, no? Si Neza din. Grabe, Smart Omega Nios, they're kind of repeating their strat, pero with a twist. With a twist eh. Kasi ngayon, si Okir naman yung makakuha. Same strat, pero paano nga ba lalaroin to ng Minana Archives laban sa kanila? Minana Archives, mas may luxury naman sila ngayon medyo magkaroon ng maraming plans. Kasi na ngayon, hindi na purple buff dependent ang isang Fredrin. They can contest more with neutral objectives. Mm-hmm. And at the same time, Makaru pwede siya mag-dominate early sa, ano, eh, sa gold lane. Eh. Mas lalo na pag walang bumibisita for both teams. Oo, naka-purify naman to. Hindi naman vengeance. Di vengeance. Naka-purify dito si Makaru, safe ever. Kaya niya mag-in out onto the strategy na gusto nilang gawin. When it comes to contesting objectives ng ABA. Pero liliko muna tayo onto the first turtle buff. Mapapansin natin si Gozen, pinipilit niyang i-extend hanggat sa makakaya niya yung limiter threshold ng turtle. Parang ka lang, si Neza na naman na medyo magsasuffer doon. Kaya pa naman, Kozen just chasing Okir. But remember, naka-level 4 na yan. May blockers yan if ever na ready. Andorio still targeting the turtle. Oh! Milty with the dashes. Andyan yung vengeance. Andyan yung final slash. Pero Andorio with the retry.
may nakain pang isa. At si Milty makakaligtas pa nga ba? I don't think so, as Dokmen secures the last hit. Pero dito naman sa top lane, Berto, Blazing Duet onto Makaru. Nag-BMI in pa, pero sumasagot naman si Makaru. Uy! Para ma- oh, teka lang. Microhan to ha. Nagma-microhan. Gusto ko makita ko nung first item eh. Kasi naalala ko nung nilabas yung Roger sa MPL, Thunderbelt yung first item. Tapos, yung kalaban niya kari ata, Thunderbelt din. Tapos sabi ni Midnight, naglolokohan lang kasi walang magpapatayan dyan. Pero yun nang akala nating lahat. Depende pa rin kasi talaga, di ba? Sa user eh, no? Oo, kaya tignan mo naman si Dan. Okay. Kung kanina malaya ka, ngayon tatatluhan na agad siya. Tinatluhan na eh. Namina ng archives. So they're well aware na si Dan din talaga yung isa sa pinaka-center na nagre-revolt ng Smart Omega Neos. Item? Ayan. Hindi pala Thunderbelt. Akala ko Thunderbelt eh. Pero tama ka nga, no? Si Dan, isa sa mga prerequisite or bullet points niya ng Minana Archives na hindi natin pwede hayaan na mag-roam freely itong si Dan, especially with the Benedetta na nakita natin yes. Yung mga Electrofinal Blow Petrify play niya eh. Talaga namang ang hirap iwasan. Kumbaga sa school, hindi siya minor subject. Major subject siya. Major ang kailangan ng bigyang pansin ng Minana Archives onto Dan. Kaya naman yung 3-man rotation nila eh sulit. Pero may rotation na ginagawa ang Omega Neos dito! Jumbo! Flicker! Tapos sumabay pa yung Valiant Requiem. Si Cozen din naman mahuhuli. Grabe siya. Sa pinakagilid yung security guard. Attentive. Naka-raise ang awareness. Si Ukir pa ang mamamatay. Parang minantuman ni Daiso doon si Ukir. Sabi niya, ang daming nagkakaguluhan dito. Kahit maraming nagbabakbakan, focus ako sa goal. Kay Ukir tayo. Umukit eh. Grabe! And ito yung isa sa pinaka-hindi nila masyado napansin nung game 1 eh. Ngayon, binibigyan na agad nila na maaga. Kahit si Ukir pa yan. And this time ah, si Andor yung kanyang nakita naman natin maganda sana yung formation niya. Kaso nga lang, nagkaiba-iba sila ng target to be honest. Oy. And right now, the target is Neza, pero may motivation roar, may mini-heal yan. May mini-heal eh, pero ang problem actually pag isa kang roamer, hindi ka pwede talaga bawas pumasok pag may neutral and quick. Sayang kasi. Oo, ang diba? Hirap mag-gain ng position pag bawas-bawas ka tapos magkakaroon ng, ng turtle or ng lord. Hindi ka makaka-provide ng vision eh. Yeah. And exactly for the vision, nandito na nga lang din ulit si Dokmen. Si Cozen pa ang matatanggal. Hindi nag-gumani nga ngayon yung Mystic Gush combo na Minana Archives kasi ang layo na ni Ukir lagi oh. Likod lang siya ni Andorio ni Dokmen. Makaro the next target, lumipat ng lane, tinatrace sulitin yung minion wave ng Smart Omega Neos there. Kasi nga naman, nalulugi siya kanina kay Berto. Habang si Dan naman ngayon, sabihin na natin namatay siya ng isang beses. Pero, still standing at a 0-1-3 yan, Ingan. Sulit eh, tsaka hindi siya nawawalan ng tore. Kahit hindi siya makapush, ang trabaho lang niya is to sustain the XP lane. Kasi alam niya hindi siya masyado dadalawin eh. Katulad niyan, di ba? Oo eh, pero ngayon yung Omega Neos, parati silang may sagot. Yung Minana, nahihirapan na makahanap ng trade. Kumbaga, target din talaga si Dan. Pero in this kind of situation, si Milky mas ta-targetin two members with a petrify play. It's going to be a man down for Minana Archives. Ni Neza, masisilip man si Dokmen. But the problem with this is, terms of damage, wala tayong masasabi na pang-instant pa ngayon ng Minana Archives. Yes, we could consider na si Daiso mamaya. With the Mystic Gush, kaya nilang manunaw agad. Kaso linear kasi yung damage na yun. Oo. Tsaka ano, sinabi mo na to kanina eh, nung na-burst down niya si Ukir, sakto yung stun. Yeah. So, tumama talaga kay Ukir. Pero yung pangalawa naman, ang ganda na lang kasi ng Mystic Gush, nakawala eh. Natakasan yung Mystic Gush eh. Maganda sana yun kung nasabayan ng bola. Oo. Di ba yung projectile na rin, kailangan talaga on point. And speak of linear damage, pag linear kasi yung damage, kayang salagin. It's either ni Dokmen or ni Andorio muna habang nagbibigay pa rin ng damage global. Papa 360 damage pa man yan on to Berto kasi yung Blazing Duet all over the place eh. Medyo crucial yung play doon ng Minana. They wanted to make a play sana before mag-respawn itong ikatlong turtle. But the problem is nilayuan lang, nilakaran lang ng Omega Neos yung Flicker Minowan Fury eh. So that was an initiation wasted for the side of Minana. Although nasave nila yung middle lane turret nila, Omega Neos looking for objectives eh. Turtle, middle lane turret. Kung hindi naman middle lane, bottom lane na. Kaisa na nga doon si Berto. Kaso, pangatlong pagong na to, Ingan. It's still going on to the hands of Andorio. Ngayon, lulubo na naman ang gap between the net worth of Minana and Smart Omega Neos. And the way to stop it is tinitingnan natin, ina-eye out natin, isang magandang play kay Milty at Neza. Isang magandang control lang talaga. Kasi ang mahirap doon,
ang kukulit ng lineup ng Omega. May Guinevere, may Claude, may Benedetta, tapos pag nag-Black Shoes itong si Uker, hindi mo na alam kung saan mapupunta. Yeah. So parang ang hirap mag-focus fire at yun yung nagiging problema ng Minano Archive. Especially sabi mo nga, linear yung Mystic Dash, linear yung pang burst. Eh sobrang lilikot ng mga members sa Smart Omega Neos. So paano mo mapupush through yan? The way to push through is makikita natin yung magandang layering ng mga ulti sa Minano Archive sa ngayon nagagawa nila. Si Dokmen mahuhuli, nandyan yung Dabog. Kaso nga lang, nabuhos na nila lahat on to try to take down Dan. Natanggal man nila sa equation, pero nalilive vulnerable naman yung ibang spots nila pagdating sa mga tori. Tama, kumbaga ang bilis ka agad mag-counter trade ng Omega. Yeah. To the point na nakuha nila yung middle lane turtle, ay middle lane turret, purple buff naman. Ni Kozen ang aagawin ngayon, sinama mo pa yung orange buff sa babaan, sa, kay Berto pa napunta. Grabe si Berto, no? Sabi niya, sige, kahit di nyo ako bantayan, behave lang ako dito. Oo. Diba? And even the jungle creeps kanina, nakikita natin, napapunish ng gusto na naman si Kozen. And imagine, may kakunatan ka na for this round. Kaso nga lang, hindi mo masyado na-maximize yung utility jungler mo na role kasi nga, 3-3 turtles ba naman nakuha na Smart Omega Neos? And looking at the item build as well, mas pinrioritize na dyan yung Radiant Armor kasi nakikita natin nangangaray rin talaga siya doon kay Ukir eh. Kahit nga ay Dokmen pa lang eh. And even Dokmen, na mapapansin din natin na isa rin talaga sa nagpapasakit ng ulo talaga dito ng Minana Archives. Diba? Even Dokman ang pangalan niya. Oo. Pero instead, hindi niya tinitreat yung as patient sa Minana Archives. Mas nagpapunish siya. Gusto talaga niyang ano eh, mamparusa ng mabilisan eh. It's ang mahirap dito sa Minana Archives. Sabi nga ni Joshi Cakes, medyo demanding yung lineup ng Minana sa mga clashes. Mas gusto nila clash ng clash. Yeah. Siyempre, ang dami nilang AoE damage and crowd control. But the problem is, divide and conquer yung Omega. I mean, bihira mo nga lang sila minsan makitang kompleto eh. At hinahati nila yung atensyon. Oo eh. How can you try and contest the Lord kung nandito yung tatlo or dalawa nga lang eh, Okir and Dokmen, na binibigyan kayo ng ganong klase ng damage. Plus, andyan lagi yung threat ng jump ni Dokmen kasi hindi siya nag-aatubili na gamitin yung flicker niya just to try and reach from behind. Doon sa mga members na Minana Archives, hindi alam ni Kozen, meron palang Dan din na nagtatago. Delikado tong sitwasyon na to. Oh, delikado. Slowly. Oy, nakuha ba ni Dan? Parang nakuha pa nga. Nakuha pa ni Andorio. Vision lang pala doon si Dan. Ano, standing CCTV. Wala nga siyang ginawa eh. Pero yung vision niya, yung info niya, was enough for Andorio to secure that orange buff. And ngayon, ang hirap ng ang posisyon ng Minano Archives, may 7.1k gold din ng Omega plus the Lord. Turrets nila, hindi pa nababawasan. And makikita natin nung game number one, walang turret damage yung Minano Archives. So at this is gonna be hard for Minana. At kahit sabihin natin na lamang ang Smart Omega Neos, pantay halos ha, yung kill score. That's 3 to 4 inan. Eh, hindi nga daw importante sa kanila ang kill, pero si Dokmen pumasok na naman. Nandiyan na yung Mystic Dash, kaso wala masyado tatamaan. Instead, sila Makro at Milk Tea na lang din napupuruan kinaipan with Tonus. Welcome! Dahil with the last hit, one member down, nakaangat ang minion wave, yung Lord buhay pa rin at buo. Nakakatok sa base ng Minana Archives. Unbothered pa nga yung Lord, ngayon pa nga lang nababawasan at mababawasan nila ang top lane. Butas na ang base ng Minana Archives. Si Dan ha? Medya ngayon, nag Minowan Fury sa tatlo pero ma-burst down ng Omega Neos. Wala na lang ngayon ang iba sa mga tore at minion dahil di na nga lang din niya papasin nila sa part Omega Neos. Instead, papansin nila sila Kozen. Even Nessa is down. Three members down pero buhay na nga lang din muli si Milk Tea. Madedepensahan pa rin ba nila ito? Yun ang tanong. Isang final slash lang pwedeng-pwede basta mag-connecta sa Mystic Gush ni Daiso. Pati na rin yung stun. But the problem is, kalat na kalat yung Omega Neos. Parang ang hirap, ano, ang hirap mag-set pag alam mong ikasama yung Minowan Fury, yun baka eh. Isa lang yung tamaan, parang hindi sulit. Pero for Minana Archives yun, basta isa lang makuli nila, sulit na yun. Tsaka ano, hindi na pinapansin na Smart Omega Neos yung ibang mga members, binabaliwala. Oo. Mainit yung mata sa tori. Mainit talaga, mainit ang mata ng Omega sa objective, mainit din naman ang kanilang formation. Ayan na naman, ngayon. Five-man formation. Medyo nagme-meditate dito, may bandang gitna. Five-man on to Minana Archives, paano didepensa? Medyo napapalalim si Kozen, pero okay nga lang din, dahil in a few minutes or in a few seconds, magre-respawn ang pangalawang Lord and that might be the next target for Smart Omega Neos. Tatambay talaga dyan sa mid lane yung Omega muna. Sumabay! Sumabay yung Minana, sabi nila, sige nga, kung matapang kayo, pasukin nyo kami. Nang wala Lord.
Pero Omega, ibang formation naman yung Ion. Sabi mo, di ba linear damage na minana? Omega, ngayon yung linear. Ang ganda mag-mystic gas dyan. Sarap yan pag nauli mo. Kaso nga lang, Smart Omega Nias medyo mahirap kulihin. Dahil bukod sa Memdan na ng Storbo, is yung isa sa pinaka-core damage dealer na matuturing natin na si Berto, naka-purify pa. Naka-purify pa. Hindi nga tayo sure kung naka-wind of nature pa yan, pero... Mamaya natin makikita yan. Kasi, mamaya, oo. Eto, makikita na lang ng Minan Archives ay si Dokmen. Habang ang Smart Omega Nias, makakakuha na naman ng objective. Di na. Di na nakakita si Cousin ng neutral objective ba, di na? Wala pang nababasag sa ngayon ng Minana na Tore. Walang nakuha ng Turtle and as well as a Lord. Pero they can still make their miracle play. Basta't makikita natin yung magandang layer ni Milty at ni Neza. Doon talaga heavily na nakasalalayingan. Kahit isa lang sa kanila magsimula, enough na eh. Basta kumonekta yung damage na sinasabi mo nga coming in from Daiso and even kay Makaru. But the problem is again, all lanes papasok ngayon for Omega. The Lord marching in the middle lane. Ang Dorio Berto nandyan na nga din. Sinong una mag-i-initiate? Si Danto sa pinakalikod. Okay nga lang din. Makakaligtas Neza with a tabog. Pero buhay pa rin ang limang miyembro ng Smart Omega niya. Si Neza una matatanggal. Mekti trying his best just to delay things up. Pero yung Lord at si Berto has other plans as they secure the series with a 2-0 sweep. What do you call a deja vu that deja vu again? You call it the game performance of Omega